sa kahit asan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kahit asan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kahit asan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kahit asan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, na sa Miyerkules tayo na 13 na linggo ng karaniwang panahon, at ngayon, atres ng Hulyo, atin pong ipagdiriwang ang kapistahan ni Santo Tomas. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob ng Basilica Minor at Pambansang Labana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, si Santo Tomas na dahil sa kanyang pagdududa sa pagkabuhay muli ng ating Panginoon, siya ay nagturo sa atin nung siya ay nanalig kung paano tayo magbabago ng ating buhay at manalig sa Panginoong nabuhay muli. Sa ganyang paraan, siya ay naghatid sa atin ayon pa sa unang sulat ni San Pablo sa taga-Epesos na tayo ay mga mamayan na mga banal sa kaharian ng Diyos. Kaya tayo ay hindi magdududa gaya ng sa Ebanghelyo ni San Juan na noong naroon na si Santo Tomas na apostol ay kanya pong nakita ang ating Panginoong Hesus Nazareno na nabuhay muli at sinasabi niyang, Panginoon ko at Diyos ko. Tayo ay manalig sa Diyos. Ngunit sa mga sandali na tayo nagpupulang ng ating pananalig sa Kanya, ng ating pagtitiwala sa Kanya, ng ating buhay panampalataya sa Kanyang pangalan, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinaluluda niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lubid mong aming maipagdiwang ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas upang matuwangan niya kami sa pagdalangin kami magkamit ng buhay sa ngalan ng kanyang kinikilalang Panginoon na si Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso.
Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na Teguriang Kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kahit sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-aalinlangan. Maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit
hindi nila ako nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Ngayon ay kapistahan ni Apostol Santo Tomas na tinaguri ang tagapaghatid ng Ebanghelyo o mabuting balita sa India. At hanggang ngayon, mayroong tinatawag na Malabar Rite, isang rito na kakaiba sa Latin Rite o rito ng Latin. Ang halaga po sa kanya, at ito ay para din sa atin, ay ang sa versikulo 29, sapagkat ang Ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 20, versikulo 24 hanggang 29, ang pinakamalaga ay ang versikulo 29, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Ito po ay napakahalaga. Kaya kapag katingnan po natin sa orihinal na pagkasulat nito, sinasabi ng ating Panginoong Hesus, makaroy, hey, maidontis kay pistuisontis. O mas sa popular na Latin, Beati qui non vederont et crederont. Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nakakikita sa akin. Ang ating pangarap at ating ninanais lagi na masulyapan, maranasan, makikita man natin kahit sa ating mga kamay na ginagawang mga imahin at mga tinatawag na mga replika. Pero hindi ito ang tunay na pagpapahayag ng pananalig. Ang pananalig ay kung saan hindi man natin makita sa physical o sa mga mata natin ang ating Panginoong Hesus, tayo pa rin ay nagkaroon ng isang eksperyensya o pagdama sa Kanya sa pamagitan ng ating mga puso, sa pamagitan ng ating kaluuban, sapagkat sa ating pananalig sa Kanya, ating nadarama na nariyan ang Diyos, nariyan ang ating Panginoong Hesus Nazareno, buhay siya. At gaya ni Santo Tomas, anong una ay nagdududa, ay nakakita sa Kanya na buhay muli, kaya sinasabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Sa salitang Hebreo, ang paniniwala ay amen. Nasa Koineo na Griego naman ay pisteo. At sa salitang Latin, credere. At itong ating pananalig sa Kanya ay pananalig na kung saan hindi nababatay sa mga pisikal, hindi nababatay sa mga material na ating nakikita o madama, bagkos isang tunay na pananalig na nagmula sa ating puso. Wala man tayong makikita, wala man tayong manarasan sa Kanya, pero malalim ang ating pagtitiwala. Malalim ang ating paniniwala. Ang panampalataya na buhay ay makikita hindi sa mga nakikita sa physical, bagkos sa ating pagtitiwala, sa ating pananalig, kahit hindi natin nakikita ang tao o ang persona na tayo'y naniniwala. Pakisabi sa katabi mo, manalig ka. Lakasan mo pa, pagsabi. Maniniwala ka.
Maniniwala tayo sa ating Panginoon kung sa ating buhay nagkaroon tayo ng tunay na pagbabalik loob sa Kanya o pagbabago at nagkaroon tayo ng isang bagong tao na iniwanan natin ang lumang sarili na kung saan ating iniwanan ang mga kasalanan at tayo'y lumalakad sa daan ng kabutihan, sa daan ng liwanag, sa daan ng ating Panginoon, sa daan ng Kanyang Ebanghelyo. At ito ang ating pananalig na hindi makikita pero nakikita sa ating buhay sapagkat tayo ay nagpapatuloy ng manalig sa Kanya kahit na hindi natama, kahit na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay-bagay na mahalaga, ang mga bagay-bagay na esensyal sa buhay, ay ayaong hindi nakikita. Ang akala kasi natin, kung ano ang ating nakikita, kung ano ang ating naramdaman, yun ang mahalaga, hindi. Ang mga malalim na bagay, ay hindi nakikita, hindi nadarama, ngunit tanggapin ng buong puso sapagkat ang tunay at ang pinaka-esensyal ay yaong hindi natin nakikita sa mga mata, hindi nadarama sa ating mga pakiramdam. Yung mga naniwala na buhay muli ng Panginoon na siyang kahit hindi natin kita ay niwala tayo, pumalakpak ng malakas pa sapagkat sa ating pagpapahayag ng ating pananalig sa Kanya, ang Diyos ay buhay at kailanman maging buhay siya sa ating buhay kung tayo ay nananalig ng tunay. Ang pananalig niya ay una sa lahat, isang pagsabuhay ng pag-ibig. Kung ang iniibig mo ang isang tao, kahit hindi mo siya nakikita palagi, nariyan siya at buhay siya mga puso. Ganun din dapat ang ating paniwala sa Panginoon. Ibigin natin siya ng tunay. Maging buhay siya sa ating kaluuban. Maging liwanag siya sa panahon ng karimlan. Maging lakas siya sa panahon ng ating kahinaan. Kakapit tayo sa Kanya. Huhugot tayo ng lakas sa Kanya sapagkat Siya lang ang Panginoon na Siyang makapagligtas sa atin at makapagbigay buhay na ganap at ikasya Siya. Dapat nating malaman, dakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi Niya tayo iiwanan sapagkat mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Puri natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, taglay ang panampalataya ni Kristong muling nabuhay na ang mga sugat, ang tanda ng kanyang tagumpay, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng Habag. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Bilang isang simbahan, naway hindi tayo magkulang sa pagpapahayag ng ating pananampalataya sa mga taong hindi sumasampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang simbahan sa Asya, naway magkaroon ng paglago. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga nakalugmok sa pagiging makasalanan at kawalan ng pananampalataya, naway mapangibabawan ng kanilang pag-aalinlangan at yakapin ang tunay na pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga nabibigatan sa buhay, lalo na ang mga may sakit at nangungulila, naway magtamasa ng kagalakan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makabahagi sa kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo.
Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, sa paglog namin sa iyo ng aming mga kahilingan, palalimin mo ang aming panampalataya upang tulad ni Santo Tomas, ibigin at sambahin namin ang iyong anak na nabuhay at naghari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihain namin ang aming paglilingkod, kalakip ang dalangin, itaguyod mo ang iyong mga kaloob sa amin. Ngayong kami nagpapasalamat sa iyo, kaisa ng pupuri ni Apostol Santo Tomas, sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Pasalamatan na marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanin, tunay marapat na kaya aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Itatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa panatili ng iyong pagmamahal at di magwakas kahit kailan. Kaming sa manong dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ay tagapagpahiwatig sa pagkaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Ay kaisa ng mga nagsisiawit ng papuri sa iyong pahay sa kalangitan, kami nagbunyi sa kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kismitan ni Espiritu ng banal, makalob nito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparehan. Alalahanin mo rin, mga kapatid namin na himlayan, may pag-asang sila muling mabuhay, ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo inapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaysa naman na Berhin Maria ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ni Santo Tomas at ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal, na namuhay Diyos na igig ng kalugod-ugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pupupuri si karangal mo sa pangitan niyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng magaling na utos at turo ni Jesus, tapay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas doon. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talisulat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyurin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Jesus, meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus, from the desire of being esteemed, from the desire of being loved, from the desire of being extolled, deliver me, O Jesus. Jesus, meek and humble of hearts, hear me, deliver me, O Jesus. Jesus, meek and humble of hearts, hear me, deliver me, O Jesus. Announcements. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service bukas, July 4, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazare. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, yung kami nagsalo sa katawan ng buktong na anak mo, mapaniganawa namin siya kaisa ni Apostol Santo Tomas, may ipahayag nawa namin siya'y Panginoon at Diyos sa pamuhay namin na tapat na paglilingkod sa apngitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kayo mo narito sa Basilica Minor, Pamansang Dambana ni Jesus Nazareno, kayo na-organize sa iba't ibang social media platform, kayo mga isa sa pamagitan ng iba't ibang mga pamaraan. Naway ang inyong panalangin na linggay ng Pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat ng bigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangilangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalaing kayo po ng Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalaing kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway magpapala ang Diyos sa inyong lahat ng mga biyaya o grasya, siksik, liglig at nag-uumapaw. Ang buhay natin ay dapat magkaroon tayo ng pananalig o pananampalataya na tunay na walang pagdududap sa ating Panginoong Diyos. Bagkos, magmula sa puso, tayo'y manampalataya at mananalig sa Kanya ng tunay. Ngayon na po ang maringal na pusbas. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsigo kayo habang iginagawad ang pagmusbas. Ang Diyos ay nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol at nanggawad nawa sa inyo ng pagkapala bilang tugon sa mga panalangin ni Apostol Santo Tomas ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa
ay siyang magbunsod sa inyo para tularan ang halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ng inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpatatag sa inyong panampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo at taglayin sa inyong pag-alis ang diwa ni Apostol Santo Tomas at ang biyaya ng ating Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Purihin natin ang Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Tinibintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.